guys, good morning. Okay, pupunta sa aming masjid. Abyan ako na sa mga prayer. So ito guys, lalakad ako. Bababa ko lang ng jeep. Lalakari ko lang sa aming mosque. Malapit lang dito sa Almendras Gym. Yan o. Almendras Gym. Guys, pasok na ako dito sa aming mosque. Ano. Maske namin. Few moments later. So guys, lalabas ko lang galing sa aming mosque. Matin ako ng Jumat prayer. Ako'y pupunta sa Smenya Park para makipagkwentuhan sa inyo kung mga kapay. Hello guys, magandang tanghali sa inyo lahat. At ako'y fasting ngayon kaya hindi ako kain ng tanghalian. So, kwentuhan lang tayo guys. Maganda ang kutba ng aming imam kanina, message na para maiwas tayo ng tukso, lumayo tayo sa mga lugar na may mga haram practices. So ang pag-aayuno ay hindi lang sa pagpa-fasting na hindi kumain, hindi uminom, para maiwasan natin yun, ay may baling natin sa ibang bagay, kundi pinaka-importante ay gumawa tayong mabuti sa ating kapwa. Para makaiwas tayo doon, magbasa na natin yung Quran. Kasi kasama yan sa ating pag-aayuno, ang pagbibigay ng maganda at maayos na pag-uugali sa ating mga mahal sa buhay. Pagbibigay kung anong meron ka. Pag-aayuno sa mga hindi karapat-dapat na makita mo, yung mga haram practices, mga haram na mga bagay. At number one na yung pagmamaritis, bawal yun sa buwan ng Ramadan. Kasi nga holy month of Ramadan, bawal ang makikipagkwentuhan, paninira sa mga kapwa. Maging dahilan ng magkaroon ng masama ng loob ang magkakaibigan, mga kayaan. So buwan ito ng Ramadan, mag-aayuno tayo sa ating mga nagawang mga nakalipas na mga maganda nating practices. So pinaka the best, manatili ka lang sa bahay at magdasal, babasa ng Quran, pinaka the best. So yun guys. So pupunta ako ng Osminya Park para nagdagan pa natin ang pintuan natin guys. See you. Hello guys, nandito ako ngayon sa Osminya Park. Ang ganda ng simoy ng hangin, malamig, nakaka-relax. Dito ako guys na lagi napasyal. Pagka nag-iisa lang ako, lagi naman ako nag-iisa talaga eh. Pag bumaba ako ng bayan dahil nga very relaxing dito. Minsan may mga maraming nagpra-practice dito ng sayaw, mga presentation nila sa schools, dito lang ginaganap, pero ngayon wala. Ngayon may hapon siguro marami na dito mga bata. So yun nga guys, kalabas ko lang galing sa aming masjid. So matin nga ako ng Jumat prayer, Friday prayer nga tinatawag. Dito lang sa may tabi ng Almendras Gym. Noong nakaraang Biyernes, doon ako sa tapat ng SM City. So mahaba ang kutba doon at saka hindi ko maintindihan ang kanilang salita dahil nga ang ginagamit nilang salita doon ay Marawenian o kaya Maguindanao dialect. Dito Tagalog sa may Almendras Gym. So ganun guys. At itong araw na ito ay maganda namang araw. Wala ganong pagbabadya na ulan. Alam ko mamayang hapon, gabi yan, madalas umulan dito. Pero sa araw, maganda tiyempo dito, mainit. May sumandaloy na, trafiko. Maganda ang negosyo dito. Maganda mag-negosyo dito sa Davao City guys. Kaya gusto ko sana makapag-negosyo dito pag hindi ako pakapaghanap ng trabaho. But next week, pagka medyo pala rin at mag-apply na akong trabaho ulit, sana nga matanggap tayo. Doon lang sa malapit sa akin, mag-apply na lang ako ngayon kung may tatanggap sa akin sa malamit sa aking tinitirhan. Kasi pag malayo nga, matanggap ka nga, malayo. Tapos tatlong sakay ka, lugi ka na sa hindi lang sa pamasahe. Yung oras na yung ipagbabiyahe. So, hindi mo pwede maglakad lagi. Pagod ka lang maglakad pa, di ba? Kaya naman ako naglalakad pagka pumunta akong Lanang, punta akong
yung SM City lanang, nang Sandawa, nalakad ko talaga yun guys, pero matagal, almost 2 hours. So, Victoria Mall, lakad ko na yan hanggang Sandawa, G-Mall, hanggang Sandawa rin, SM City ng Ikulan. Yan, nalakad ko yan pagka gusto ko maglakad. Kasi nga, gusto ko makapag, yun ang pinaka-the best exercise eh, walkathon eh. Basta walang ulan, walang alikabok, walang di ka nang mainit. SM City, Ikulan, puntang Time Beach hanggang dito sa terminal, nilalakad ko yan. Basta madalas ako maglakad guys. Pinaka-maiksi kong lakad, 20 minutes. Pinaka-mahaba ko yung galing akong SM Lanang. Yung hirap sumakay doon. Pawit dito sa aming lugar sa Sandawa. So nilakad ko talaga yun. Sinubukan ko lang kung kaya ng aking katawan. Kaya excited ko na to. Kasi nga, physically fit ako. At talagang pwede pa maghanap ng trabaho talaga guys. Kaya ka naman gusto ko maghanap ng trabaho para magamit ko yung aking knowledge, nalalaman sa computer, sa nalaman kong konti sa call center, tsaka ma-enhance o magkaroon ako ng additional experience, madagdagan lang yung kalaman sa pagsasalita ng English. Para man di tayo pintasan, dami nang ambasir, babasir pa tayo, ibabas pa tayo, diba? Pero normal lang yung mga basir na yan, guys. Nakakatuwa nga yung mga basir, diba? Nakakatulong din sila para maging alerto tayo na ang ating mga ginagawa ay hindi maganda o ano man dapat ituwid natin, mga gayon. So, patuloy pa rin ako nagpa-practice sa aking kwarto. Yung typing talaga, mahina talaga ako sa typing, guys. Nasa-summarize ko na yung mga fingertips ko na pindot sa mga dapat na pindutin ng mga pizza. So, kasi ko gusto kong pasukin ang chat support. O ano yun, typing. Non-voice account yung natawag. Maraming offer guys na trabaho, work from home. Ayoko kasi work from home dahil maingay doon sa bahay. Maraming nagbibidyo okay. Maraming mga tumitilaok na manok. Maraming mga aso na tumatahol sa mga kapitbahay. Maingay kasi nga may basketbolan. Nag-sponsor kasi yung may-ari ng aming tinitira na boarding house ng basketball court. Siya nag-sponsor ng pinaganda yung area tapos nilagyan ng ring. Kaya umingay. So pag nag-work from home ako, magre-reklamo yung customer ba't ang ingay. So yun. Pero maraming ano guys, marami talagang work from home ngayon. Kadalasan nag-offer sila virtual assistant, mga ganon, chat support. So gusto ko lang yung nasa production. Sa work from home naman, ang kagandahan, hindi ka na magbibihis kahit hindi ka maligo. Kasi wala namang ano doon, showmanship, purang video call doon eh. Voice account lang yun eh. So kagandahan doon, nakakapag-relax ka kasi sa kwarto ka nga eh. Ang hindi lang maganda roon, madalas maghanga yung ayong computer. Yung computer ko, i-core 3 lang. Okay sana kung mga i-core 7. Kaya yan ang number one na nireklamo ng ibang nag-work from home. Not unless ipa-aircon mo yung kwarto para yung computer mo di maghahanga. Okay, itutok mo yung electric fan doon sa CPU ng computer mo para hindi maghahanga. So yun ang mga disadvantage pag nag-work from home ka. Pero kagandahan doon sa work from home nga, kasi sinabi ko nga kanina na hindi ka na kailangan mag-gis ang maganda, hindi ka na kailangan maligo, hindi ka na kailangan mag-alala sa iyong pagkain dahil pwede ka kumain doon sa iyong table. Dahil nga, wala nga pagbabawal yun eh. Sa kwarto mo yun eh. Yung lang, maingay. Lalo sa kwasa tinitirahan ko. Halos lahat naman na boarding house dito, maingay. Dahil nga, alam mo na Pilipino, mahilig sa mga kantahan, di jokehan, hindi mo na pwede sitahin yan. Kaligayahan nila yun eh. So, yun. Ang kagandahan naman sa production, malamig. Talagang malamig talaga. Maganda rin ang mga pagkain sa pantry na abot kaya. At siyempre, iba na yung makakita ka na yung mga kasamahan doon. May tsirkulitan, asaran, mga ganyan. Nakakatulong din pag may gusto ka itanong kasi sitmit mo lang. Pagkakadikit mo ha, yung iba naman is medyo suplado, suplada, hindi mo matanungan, ay yun ang mahirap doon. At ang ganda lang sa ano nga sa production dahil siyempre andun yung TL mo, yung team leader, makakatanong ka sa kanya kung
maganda at saka kung na-call out ka, madali lang kasi kasapin ka lang. Okay, paisyan ka lang. Tulad ako, kina-call out ako na masyadong mabilis ang aking salita. Nabiyan ako ng NTL. Pagkalang ko ng konti ang aking pagsasalita para maintindihan masyado nung customer. Hindi naman nagreklamo yung customer. Mahalata mo doon eh. Para nag-iisip pa yung customer. Kasi mabilis ang magsalita talaga. Tapos, ang QA, may nag-QA sa amin eh. Pinapakinggan yung boses mo at saka yung customer. Paano ipag-usap doon sa customer nga. Yun guys, masarap na mahirap ang tatrabaho ng call center dahil nga puyat, graveyard, siyempre talagang hindi ka pwede matulog dun eh. Kasi kailangan one ring lang, masagot mo na. Huwag mo na paabuti ng lima, magre-ring. Kasi pag na QA ka, yari ka. Yun ang ano dun. So, kailangan halata ka, naka-edlip ka o nakatulog ka pagka ganun. So, pull out ka ngayon. Kailangan talaga alerto ka sa call center. Maganda ang call center guys, very decent job, hindi mabigat, talagang puyatan lang talaga. At sa kailangan doon, magamay mo ang pagka-type, English, paano pag-entertain ang customer, mga ganon. Very decent job, at saka okay ang pasweldo. Mostly naman dito, okay pasweldo eh. Lalo na sa Maynila siguro, hindi pa na-try ang Maynila eh. Mas nakakaiba lang, sa Maynila malaki ang bayad ng mga boarding house, masahe, matraffic. Okay lang kung malapit sa bahay mo. Dito kasi sa Davao, halos dikit-dikit dito ang mga kuan eh, BPO companies. So, kung saan ka malapit, doon ka magre-renta. Eh ako, ayaw ko maglipat-lipat ang bahay na kasi nga, number one, hirap makikisama sa mga may-ari ng boarding house, lalo na sa mga kaboardmate mo. At least doon, kilala na ako ng mga kaboardmate ko, may gamay na kami. Ako lang nag-isang Muslim doon, nakatira talaga. So masaya na ako kahit hindi ako nakikisir sa kanilang mga pagkain. At least pag meron ako, bibigyan naman ako. Tulad nung pangako ko, nung matanggap ako sa first BPO company ko, nagbigay ako ng bigas. Tapos yung mga apo ng may-ari ng boarding house ko, binigyan ko ng pagkain. At least nasiyahan sila. Isang box na donut. Pati yung kinakainan ko sa labas na tumutulong din sa akin magkano sa trabaho. Bindalan ko ng gatas pala. Kasi ginagatas yung apo niya. Doon kasi ako lagi kumakain. Habang kumakain ako doon, tinatanong ako saan ako nakatira, ano trabaho ko. Wala pong trabaho, actually naghanap pa ako kahit alamat piling mapasukan. Sige, hanap pa namin. Marami dito kasi kumakain sa call center. Yun, pwede yun. Tapos nagtanong-tanong ako kung anong trabaho ng call center. Kasi dami nga doon ang kumakain. Sabi nila, madali lang yun tayo. Dalawang buwan, tatlong buwan, alam mo na yan, makakrisyado mo na yan. Pero ang gusto ko talaga applyan, taxi driver. Dahil nga, kaya ako pumunta nga dito sa Mindanao para dito makapisyado ko yung mga lugar. Sa pamamagitan ng pagdadrive lang, makapisyado ko na. Yung pa lang, sa paglalakad ko pa lang, makapisyado ko na. So sa tagal nang wala akong trabaho dito, lagi ako naglalakad, kinakapisyado ko yung mga kalye. Nakapisyado ko na yung mga pangalan ng kalye. Kaya mag-taxi ako, madali na sa akin. Dahil nakapisyado ko na yung mga kalye. Malapit pa kayo ba, ma'am, sa ganitong building, ganyan. Nasummarize ko na ibang lugar. Kaya nga, last pa sa mga pasahero ko na very cooperative naman, na pag tinanong mo, akong bahala na tayo, alam ko yan, dito ka dadaan sa may Magallanes, ganun yan, instruct na sa'yo, may nalalaman ka pa, diba? At least sabihin mo rin na pag sampa ng customer mo o passenger mo, sabihin mo na bago kang driver, huwag ka pa magmalaki rin na umasa ka sa iyong waste. Kasi nga, yung minsan, yung navigator apps, minsan tuturo ka sa malayo, palilikuin ka sa malalayo, magagalit yung ano mo, yung passenger mo yan. So, yun guys, masaya kasi sa driving guys, kasi nalilibang ako doon sa driving. Narelax ka ba? Lalo pag nasa pilahan ka. Sa call center, pagka lagi kang may irate caller, ay talaga hindi ka ma-relax. Talagang pagdating mo sa bahay, problemado ka pa rin. Para ma-absorb mo yung problema ng kliyente mo o customer. So, ganun guys. So, anumang trabaho ay talagang mahirap talaga sa umpisa. So, kaya alam ako umalis doon nga sa call center kasi mayroon akong nilalakad sa Leyte na ako lang dapat ang pwedeng maglakad talaga doon. So, yun ang nadesisyonan ko. At bumaba din ang dugo ko. Dahil nga, laging panggabi. So,
di ka naman kasi pwede mag-request pag nag-apply ka pa na pang-araw ka. Ay lalo ka di ka matatanggap. Not unless kung matagal ka na, pwede ka mag-request pang-araw na lang ang gusto mo. Kaya yun ang gusto ko guys. Pagka natanggap ako uli, talagang pagsikapan kong pagigyan ko ang trabaho ko, mag-request ako ng pang-araw. Sana nga. Kakayanan ko pa naman yun. Tungkol sa aking health, okay na ako ba guys? Kasi lagi nga akong pumupunta rito sa City Health Office, yan o. Yan. City Health Office. Or doon sa aming barangay. O clinic ng aming barangay. Kahit saan ditong barangay, or dito mismo, dumirekta ka na sa City Health Office, bibigyan ka ng mga libreng gamot, mga maintenance mo. Kaya sa taan ka. Libre yun, walang bayad. So, ganun guys. Pagka ganitong pagkakataon nga ng Ramadan, ayaw ko talagang tutusin, ayaw ko talaga mamasyal sa mga malls. Kasi nga iniiwasan ko yung marami ka nakikita na pinagbabawal sa aming mga nagfa-fasting. Kaya minabuti ko na nasa bahay ako. Pupunta lang ako dito lang sa may Unitop kung mayroon akong gustong bilhin. Mga essential ganyan. Tsaka yung mga pagkain ko pagdating ng iftar. Bakit may binili pa ako kapon, mayroong prutas sa bahay. So, yeah, siguro ako bibili ngayon. Punta muna ako sigurong Unicity. At mayroon akong hinahanap nga yung holder nga ng mobile para sakali mabili ko yung tripod na gusto kong bilhin para makapag-conduct ako ng video sa kwarto ko. Kasi hanggat di ako makabili ng holder ng mobile, eh hindi ko pwedeng bilhin yung tripod na yun dahil wala siyang adapter or holder para sa mobile. Pang DSLR lang siya talaga, pang camera talaga, mga professional camera. Kaya gusto ko yung ganun na tripod kasi nga mabigat, hindi siya basta-basta matutumba lalo pag hinahangin. Tulad sa Timebase, ang lakas ang hangin doon, napabagay yung ganun. Kasi itong aking iPhone XR na bigay ni Lloyd, mabigat kasi ito. Pag malakas ang hangin at na bugahan siya, matutumba yung tripod. Tulang may binili akong tripod, natutumba kasi magaan siya. Pang mobile talaga siya, tripod. So lang natutumba nga siya pag hinangin kasi mabigat itong aking iPhone. Hindi katulad nitong aking Samsung, manipis. At kayang-kaya niya yung tripod na pang mobile lang. O sa kwarto, hindi rin siya masyadong gamay nga kasi nga kunting galaw lang nababagsak siya. Madalas ako nabagsakan ng mobile eh. Buti nga bumili na akong floor mat. Pag bumagsak yung mobile ko, nalaglag at isa floor mat na nababagsak. So kaya gusto kong bumpilhin yung matibay na tripod kasi ganda pag naka-studio yung tripod habang kunwari nagtatype ka o kaya nagkunda ka ng vlog. Stationary talaga siya, walang galaw-galaw. So, ganun guys. So, pupunta ako ng Unicity at katapos na uwi na ako guys. So, alam mo na vlog sa araw na ito. Na siyang kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe sa akin channel. John Khalid Karina, ganun din sa second channel ko, John Karina TV. At saka sa pangatlong channel ko, Big Time World TV. Bye-bye! Our love is a life. So where we can. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.